banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat, sa nanaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." At si Felipe, taga Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazareth?" Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakikilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay mamanhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. May mabuti bang manggagaling sa Nazareth? Ito po yung naging tanong ni Natanael kay Felipe matapos niyang malaman na si Jesus ang Mesiya na tinutukoy ni Moises at ng mga propeta ay galing sa Nazareth. Sa unang pagkakarinig, pwede nating husgahan si Natanael na ang baba ng tingin sa mga taga-Nazareth. Kasi ikinagulat niya na meron bang mabuti na manggagaling sa Nazareth. Sa Nazareth lang magmumula ang Mesiyas? Alamin muna natin kung ano ba ang Nazareth noong panahon ni Jesus. Noong panahon ni Jesus, ang Nazareth ay isa sa mga pinakamaliit na lugar sa Israel. Dahil maliit, maliit din ang populasyon. Around during that time,
300 lang daw ang nakatira doon. At ang ikinabubuhay ng mga tao doon ay pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Kaya nga, ang Nazareth ay tinuturing na low class, mababang uri. At ito yung rason kung bakit napatanong si Nathanael. Hindi sa hinahamak niya ang mga taga-Nazareth, hindi dahil sa kinikriticize niya yung lugar, kundi mataas ang pagtingin ni Nathanael sa Mesiyas. He has a high regard sa Messiah, na hindi siya makapaniwala ng isang mataas na uri ng tao ay manggagaling sa isang mababang uring lugar. Yun yung mas gusto niyang pagtuunan at bigyan ng diin, ang kanyang mataas na pagtingin sa isang Mesiyas. Parang naguluhan lang si Nathanael dahil inaakala niya na ang Mesiyas ay dapat hindi sa simpleng lugar, kundi sa isang prominenteng lugar. Hindi sa ordinaryong pamilya, kundi sa kilalang pamilya. Ganito niya tignan ang isang Mesiyas. Hindi natin masisisi sapagkat yun din ang mga turo na naririnig niya, na ang Mesiyas ay isang mataas na uri ng tao. Parang ganito lang yan. Ikagugulat natin kung malalaman natin na ang pinakamayamang tao sa buong mundo ay nakatira sa ermita. Alam ko medyo mayayaman ang tao dito, pero yung pinakamayaman sa buong mundo, magugulat tayo, ha? Sa ermita nakatira? O kaya yung pinakamayaman sa buong mundo, magugulat ka, katabi lang ng bahay nyo, ha? Katabi ng bahay namin, yung pinakamayaman. Parang ganun. Ganun lang din yung ibig sabihin ni Nathanael. Pero bakit ba pinili ng Diyos na manggaling sa isang simple at ordinaryong lugar ang Mesiyas? Dahil iba mag-isip ang Diyos. Pinili niya ang kanyang anak na manggaling sa ordinaryong lugar para ang mga matatalino ay hiyain ng mga hangal. Para ang mga mahihina, hiyain ang mga malalakas. Para ang mga tanyag, hiyain ng mga ordinaryo. Pinili ng Diyos ang ordinaryo para makarelate ang mga ordinaryo. Ganito ang Diyos. Kaya dito natin makikilala si Jesus bilang malapit sa mga ordinaryo, mahihirap, mahihina, may sakit, inaapi, at nasasaktan. Kaya wala dapat tayong dahilan para magmataas, magmagaling, magmalakas, manghamak o mangapi. Dahil ang Diyos ay para sa mga ordinaryo, para sa mga may sakit, para sa mga mahihina, para sa mga mahihirap. Ito yung gustong ipakita sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito, bago ang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ipinapakita na sa atin na kumpara kanino ang Diyos. Kaya sa tuwing tayo'y makakaramdam ng lungkot, sakit,
hirap, pagdurusa, pagkaapi, o pakiramdam natin tayo ay ordinaryo, mas mapapatatag ang ating pananampalataya kay Jesus dahil siya ay para sa mga ordinaryo, may sakit, inaapi, at mga mabababang tao. Amen.